Bata pa lang ako ay marami na akong naririnig na kwentong kababalaghan sa compound namin. Sa loob ng compound ay may 5 bahay at kami ang nasa pinakadulo. Noon ang likod ng bahay namin ay isang bakanteng lote na napaliligiran na naglalakihang mga puno. May mga kwento noon na may mga duwending naninirahan daw doon. Mga kwentong engkanto, ika nga ng mga pinsan ko. Sinasabi nila na hindi daw totoo ang mga yon, kundi panakot lamang sa aming mga kabataan upang hindi na kami lumabas at maglaro pa pagsapit ng gabi. Dahil sa kaalamang yon, eh hindi na nga ako naniwala sa kahit ano pang kwentong mga kababalaghan ko, no. Pero nagpatuloy ang mga ganoong kwento tungkol sa duwende, white lady, mga multo, bawlang apoy na pagalagala daw sa gabi, doppelganger, at marami pang iba. Habang tumatanda ako, ay parami din ng parami ang mga kwentong kababalaghan nila. Sabi ko noon, hindi ako maniniwala hanggat hindi ako mismo ang nakakakita. Lumaki ako at ang tila maliit na gubat sa likod ng bahay namin ay napatayuan na ng mga apartment. Dito na nagsimula ang mga kababalaghan na nadama ko sa loob ng bahay namin mismo. Araw-araw kaming nawawalan ng gamit. Hindi dahil sa may mga magnanakaw, kundi dahil pakiramdam namin ay napaglalaruan kami. Kasi yung mga bagay na nawawala ay bumabalik din naman matapos ang ilang araw na paghahanap. Nakakatawa na nakakainis. Nakakainis dahil madalas mawala ang remote ng TV namin na madalas din namang gamitin. Yun yung isang bagay na imposibleng ma-misplace lamang dahil nga araw-araw itong nagagamit. Nung minsang mawala ito, ay halos baliktarin na namin ang buong bahay. Napagalitan pa nga kaming magkakapatid dahil madalas namin yung pag-awayan para makapili ng sariling panonooran. Tapos isang araw, nakita na lang namin ito na nakapatong sa ibabaw ng TV. Take note, sa ibabaw lang ng TV. Ilang beses pang nangyari yon, hindi lang sa remote, kundi sa ibang bagay din. Kaya ang hinala ng magulang namin, eh napaglalaruan kami ng duwende. May iba pang mga pangyayari na hindi namin maipaliwanag. Tulad nung minsang nautusan daw ako ng mama ko na magwalis sa bakuran namin. Agad naman daw akong sumunod at lumabas sa kusina para magwalis sa labas. Ngunit laking gulat niya daw dahil pagharap niya sa may CR namin ay siyang paglabas ko naman daw doon. Nagtaka siya siyempre, kaya agad niyang nilingon yung labas ng bahay namin. At doon ay nakita niya rin akong nagwawalis. Muli niyang ibinalik ang tingin niya sa akin na kalalabas lang ng CR. Tapos muli siyang tumingin sa labas. At sa takot niya ay napaupo na lamang siya sa lapag. Dahil yung ako na nagwawalis sa labas ay diretso nang nakatingin sa kanya at nakangiti ng tila nakakaloko. Mga ilang segundo pa itong tumitig sa kanya at saka tumakbong palayo sa bahay namin. Hindi ko na ito maalala kasi bata pa daw ako nun. Pero ang sabi niya, yun na daw ang pinaka nakakatakot niyang karanasan sa bahay namin. Pero tila yun din ang naging simula ng iba pang mga kakaibang pagbisita sa amin sa aming tahanan. May mga lalaking nakaputi na pabalik-balik sa bahay namin noon. Tila bumibisita, pero agad din naman daw umaalis. At bukod pa doon sa doppelganger ko noong bata pa ako, ay nagkaroon din daw ng doppelganger ang mama ko at ang kapatid ko naman ang nakakita doon. Ilan lamang yan sa mga kwento sa bahay namin na mahirap bigyan ng paliwanag. Pero lahat ng yon ay kwento lang sa akin, kaya naman hindi ko ito masyadong mapaniwalaan. Nagbago lang ang lahat ng paniniwala ko
noong ako na mismo ang nakaranas nito. Sleep paralysis kung tawagin ito. Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko na kailanman malilimutan pa. Isang gabi yon habang natutulog ako. Nagising ang diwa ko dahil pakiramdam ko ay may mabigat na nakadagan sa akin. Malamig at mabigat. Kaya naman sinubukan kong idilat ang mga mata ko. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko ito magawang maidilat. Naisip ko pa nga noon na nananaginip lang ako. Pero hindi. Dahil alam ko sa sarili ko nagising ako. Sinubukan kong gumalaw. Pero nalumo ako dahil maski isang daliri sa mga kamay ko ay hindi ko maramdaman. Maya-maya pa ay tila mas bumigat palalo ang nakadagan sa aking katawan. Hanggang sa may narinig na lang akong bulong sa kaliwa kong tenga. Nung una hindi ko maintindihan. Pero unti-unti ay naramdaman ko na lang ang pagtulo ng luha ko. Dahil habang tumatagal ay unti-unti ko na rin naiintindihan ang sinasabi ng bulong. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Paulit-ulit. Takot na takot na ako nun. Sobrang takot na takot na. Na kahit nakapikit na ako, pakiramdam ko ay mas naipikit ko pa ang mga mata ko. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Sabi pa ng boses na may kasamang nakakapangilabot na tawa. Ang akala ko nung mga oras na yon ay katapusan ko na. Mabuti na lang at dumating ang magulang ko. Pumasok sila sa kwarto ko at ginising ako mula sa bangungot kong yun. Pagdilat ko ay umiiyak akong yumakap sa kanila. Nadinig daw nilang may umiiyak sa kwarto, kaya naman pumasok na sila. At doon nga ay nakita nila akong basang-basa ng luha. At sa wakas ay nakagalaw din ako. Totoo yun, at sigurado akong hindi lang bastang panaginip yun. Hindi yun bangungot lang, dahil sigurado ako sa sarili ko. Nagising ako nung mga oras na nangyayari yun. At hindi lang ako makagalaw dahil nga sa kung anumang nakadagan sa akin, na siya ring bumubulong na mamamatay na raw ako. Ilang linggo lang ang lumipas, nagparamdam muli sa akin ang nilalang na yon. Walang tao nun sa bahay nung dumating ako galing sa eskwela. Dumiretso ako sa kusina upang kumain ng dinner. Binuksan ko lang noon ang pinto sa sala at pinatay ang ilaw doon. Matapos kong kumain ay nagligpit ako agad ng pinagkainan at naghugas na ng mga pinggan nang maramdaman kong tila may nakatingin sa akin. Lumingon ako sa paligid at naaninag ko nga ang isang anino sa sala. Nagsalita ako. Kuya? Habang nakatingin sa tila anino na yon. Natawa pa ako ng bahagya. Maitim kasi yung kuya ko. At kung tatayo nga siya doon sa madilim na parte na yon, eh mapagkakamalan mo siyang anino. Ipinagpatuloy ko lang ang paghuhugas ko ng pinggan. Hoy kuya, tigilan mo ako ah, makita na kita. Sabi ko pa. Nung wala pa rin umiimik, eh medyo kinabahan na ako. Kaya muli kong nilingon ng sala. At nandoon pa rin yung figura ng tao na nakita ko kanina. Dahan-dahan kong pinatay ang gripo sa lababo at unti-unting lumapit sa sala. Habang lumalapit, eh nakatitig ako doon sa anino. Hindi ko makita yung mukha nito.
pero sigurado akong nakatingin din siya sa akin. At habang papalapit niya ako rito, ay sumilay na rin ang nakakapangilabot ng ngiti nito. Hanggang sa unti-unti na itong nawala sa aking paningin, kasabay ng pagbulong nito sa hangin. Mama.